Nakakuha ng career high itong si Caruso with hair Austin Reaves kontra Orlando Magic. So akala ko mamamagic pa kanina. Umiscore si Caruso, este si Reaves ng 35 points, 6 rebounds at 6 assists. Sabi pa ni Reaves, pinag-aralan niya talaga kung paano makakuha ng foul sina Trae Young at James Harden. Meron kasi siya sa game na 16 out of 18 mula sa free throw area at yung malalibro na titig ni Austin Reaves. Parang Caruso kasi yung senaryo ni Austin Reaves dahil noong 2019 nang may expire na ang kontrata ni Alex Caruso, gumawa siya ng career high na 32 points versus Clippers, pati yung 18 points at 11 assists versus Utah Jazz. Sa malamang mayroong magsasabing huwag mong pagkumparahin yung dalawa, pero sinabi ko kasi senaryo dahil yung mga time na yon nakakuha din ng unang malaking kontrata si Caruso sa kanyang basketball career. Si Austin Reaves naman merong average ngayong season na 11 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Nasa 38% siya mula sa 3-point area. Sa 54 games niya, 34 times siyang umiscore ng nasa 10 points pataas. Kasama dito yung career high niya. Hindi pa dumadating ang playoffs, pero nasa discussion na kasi yan kung paano mariritin ng Lakers ang kanilang mga key players. Kasi nag-iba talaga ang Lakers nung napalitan or dumaan yung trade. Ang mga key players na matitira sa LA sa offseason, sina LeBron, AD, Bando, Mo Bamba at Malik Beasley. Ang free agent naman nila sina DeAngelo, Hachimura, Looney Walker, Schroeder at si Austin Reaves. So nakita na kasi ng Lakers na mas maganda ang lineup na to kumpara noong nakaraan at susubukan talaga nilang maibalik for next season at titingnan nila kung ano ang posibleng mangyari. Sinabi na rin sa report na hindi na nila hahabulin itong si Kyrie pagdating ng free agency. So yun lang ang tingnan natin. Base kasi sa report, si Rui Hachimura ang inaasahan niya pagdating ng offseason ay yung mahabang taon na kontrata. Hindi yung laki ng pera. Si DeAngelo naman pwede kasi magpababa ng kontrata. Si Schroeder pwedeng tumaas ang contract. Pero si Austin Reaves pwede kasi siyang pumasok sa Gilbert Arenas provision. Base ito sa sporttrack.com. Komplikado kasi na ma-retain ng Lakers yung mga nabanggit ko kanina, lalo na si Reaves. So hindi ko sinasabing imposibleng ma-retain. Komplikado lang dahil ito yung basis ng mga players na pasok sa Gilbert Arenas provision. Ang mga players na to ay yung mga napili sa second round hanggang undrafted. Natapos na yung kanilang rookie contract. Sabi pa nga dati ni Reaves, mas pinili niyang hindi ma-drop para lang makapaglaro sa Lakers. Ngayon ang tanong kung willing ba siyang magpababa ng kontrata, lalo na ngayon sa NBA bumababa yung edad ng mga players na nakakakuha ng second contract or yung safe contract. Magiging 25 years old na rin kasi si Caruso with hair Austin Reaves next season. So balik tayo dito sa naging laro, nakabawi din ang Lakers mula sa free throw line at dito sa 3-point area. Nasa number 10 ngayon ng Lakers sa standing dito sa West. Meron pa silang 10 games na natitira at puwera lang yung Houston na laglag na, nasa 9 games kasi doon ang positioning pa. Ang kailangan kasing panalo ng Lakers para makasecure talaga ng play-in spot base sa kanilang winning rate sa last 10 games ay nasa 7 panalo pa. Pwede nila kasing abutan pa sa ngayon yung number 4 hanggang number 8. Parang magkakatotoo pa yung sinabi ni Anthony Davis na kahit play-in lang yung target. Pero kung play-ins man yun, mas safe pa rin kahit at least number 8 position na makuha nila. Dahil nga sa twice to beat advantage. Sa ngayon, kailangan din nila lumagpas sa Minnesota at sa OKC. Marami pa kasing pwedeng mangyari dahil hindi naman nagkakalayo ang agwat ng mga teams dito sa West. Ang Clippers at yung Suns at least 3 games silang lamang sa Lakers. Ang Dallas, Golden State, OKC papatak yun ng nasa 1 hanggang 1.5 games dahil na rin sa tiebreaker. So yan muna ang update tungkol dito sa Lakers lalo na kay Caruso with hair dahil kakain muna yung tagapagbalita kaya time.